bago tayong unit, yung Honda City 2009 model. Ano pang inita natin? I-review na natin to. Nandito na naman ang yung Kuya Geeks na may sakong kalaman pero di ka babayan. And you are watching a Geek Pep Talk. Ayan, on today's vlog, ito na, ibibenta na natin ang Honda City 2009 model. Yan, tinatawag nila ito Transformer. Yan, bakit nga diba tinawag na Transformer to? Magkano ang presyo? Ayan, i-review natin lahat at sasabihin ko lahat sa inyo. Yan, mamaya pagkatapos nitong vlog natin. So, ayun, kung bago ka pala dito sa aking channel, ano pang hinihintay mo, hit mo na yung subscribe button, sama mo na notification bell para mag-updated ka sa lahat ng mga latest happening. At kung dati ka naman na, welcome, welcome back! So, ayun, gaya ng dati, pagkatapos nitong napakagandang intro, umpisa na natin ang ating napakagandang vlog! Game! So ayun, maraming salamat sa paghihintay mga ka-Pep Talk. Well, hindi na natin patatagalin pa. Umpisa na natin, yan, i-review natin yan. Unang-una yung gulong, ayan, sariwang-sariwa. Napakaganda ng gulong. Ang 70% tire tread life, ayan, maganda-ganda pa siya, makapal pa siya. Walang ka-problema-problema mga ka-Pep Talk. At syempre yung mags, tingnan nyo naman, medyo parang nag-ano siya dito, match na match siya dito sa kulay black na color ng sasakyan mga ka-Pep Talk. Number 2, yan yung body niya, yan yung katawan niya. Sobrang smooth, sobrang ganda, sobrang elegante ng kulay black na kulay niya mga ka-Pep Talk. Sobrang kinis, kaya nga nila mas makinis pa sa artistahe mong jowa. So wala kang problema pagkadating sa paint. Good na good siya, walang problema. Ox na ox siya, ready na ready. Ito na talaga yung tinatawag nila sa sasakyan ng mga nani? F-boy. Sa shock naman, yung apat na shock niya, bago lahat. So wala kang problema, kahit isaan mo idaan ito, goods na goods siya, hindi ka mapapahiya, hindi ka makakarinig ng lagutok, at wala kang mararamdaman na pangamba mga ka-Pep Talk. So dito sa labas, all in all, goods na goods siya, pwedeng-pwede sa napakaselan mong jowa. Dito naman sa loob, i-review natin, ayan, manual transmission siya, 5-speed, yan. Ito yung isang reason kung bakit naging matipid siya. Sobrang tipid. Sa engine 1.3 lang siya, pero sobrang tipid talaga siya. Mostly yung 500, pag ginagamit ko to daily rides, mostly umabot ito ng ano, mga 5 to 7 days. Ang biyahe ko araw-araw is 16 to 20 kilometers. At depende pa yan sa traffic condition. So okay na okay siya. Sobrang tipid. Wala kang iangal pagdating sa konsumo ng gasolina. Dahil nga, unang-una, manual na siya. Tapos maliit pa ang kanyang makina.
Yung aircon niya, goods na goods, bagong linis, bagong kondisyon. Ayan, pagkasindi mo, kahit napakainit sa loob, konting segundo lang, kaya niya na malamig na dito sa loob. Wala ka na problema, hindi ka na pagpapawisan. Kahit itry mo pa, kahit magdala ka pa ng jacket dahil sobrang lamig pagka umuulan dito sa loob, mga ka-pep talk. Yung mga sidings niya, mga ka-pep talk, ayan, dali na nga, ayan, plastic yan, mga ka-pep talk. So, ibig sabihin, ayan, hindi siya kinakapitan ng dumi. Mahirap siyang kapitan ng dumi. So, sobrang linis. Napaka-elegante rito. Napaka-ganda ng sakyan mo. Napaka-linis pa. Walang karumi-rumi. Lagyan mo na lang napabango. Sobrang, ayan, goods na goods ka. Tingnan mo, may pabango pa. So, parang brand new na talaga na bili mo pag nandito ka sa loob na sasakyan ito, mga ka-pep talk. Ito yung maaaring sinasabi nilang sasakyan ng mga packboy. Pero ayan ang ginawa ko, mga ka-pep talk. Ayan, hindi siya nakatint. Yan, nakikita nyo. Para added na nakikita ka kung gano'ng kakagwapo pagka nagda-drive ka dito sa loob ng sasakyan nito. So, goods na goods siya. Wala sa labas. Magiging sa driver. Magiging pogi-pogi kasi kita ng lahat. At the same time, ayan, napakalamig ng aircon. So, goods siya, mga ka-pep talk. Okay na okay. Ang headliner, ayan, makinis, yan, walang kagalos-galos, walang kadumi-dumi. Goods na goods siya, good as brand new, yan. Ang mga upuan, yan, forma-forma, yan, formado siya, mga ka-pep talk. O, diba, tingnan nyo, sobrang ganda, yan. Yan ang mga upuan, so ito yung tinatawag nilang press in and out. Wala ka na talaga po problemahin, ang gagawin mo na lang, magmamaneho, bibili mo na lang sasakyan na ito, at eto pa yung additional, mga ka-pep talk. Naka-register na rin to. So, ibig sabihin, next year ka na talaga gagastos pagka binili mo itong sasakyan na ito. So, ayun, ano pang inihintay mo? Schedule mo na yung test drive para mapasayo na ang napakagandang 2009 Honda City Transformer. Ayan, schedule ka na. Eto yung number ko. Text ka lang dyan, chat ka lang, or tumawag ka. At more than willing ako para i-serve yung mga pangangailangan mo. So, ayun, hanggang dito na lang din tayo, mga ka-pep talk. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. At syempre, bago ko tapusin itong programa ito, itong vlog na ito, syempre ako naman yung maglalabing. Kung napapanood mo ako dito sa Facebook, ayan, meron tayong star button. Yan, kung gusto mo mag-share ng mga star, i-click mo lang yan. At syempre, para mas garaan pa ako gumawa ng mga vlog tulad nito. At kung Facebook, ay kung YouTube naman yan, wala na yung problema, meron din tayong thanks button dyan. Click mo lang yung thanks button, i-share mo kung magkano yung gusto mong gawing blessing para sa akin, and goods na good, malaking bagay para sa akin. Dahil para sa akin, the more you give, the better you receive. Yun, God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog, bye-bye!